Classic Katsinda. Sa lahat ng kakanin, kutsinta talaga ang pinakamadaling gawin. Agree pa kayo doon, mga moms? Another recipe of kakanin for today's video. In a large bowl, add 2 cups of all-purpose flour or pwede rin dito yung ordinary flour na nabibili natin sa tindahan. Please take note, mga moms, na kailangan talaga natin salain ang halina para maiwasan natin yung mga pamumuo. Naglagay na rin ako dito ng 2 cups of cassava starch or tapioca starch. Then, 2 cups of brown sugar. Pwede rin kayong mag-add, depende sa panlasa nyo kung gusto nyo mas matamis. 6 cups of water. Make sure, mga moms, na mahalo nyo mabuti ang butter or kutsinta mixture. Nag-add na rin ako dito ng 4 teaspoon of lihiya or lye water. Available yan, mga moms, sa grocery store or kahit sa palengke, meron din yan. And 4 teaspoon of vanilla. Kahit anong brand ng vanilla, mga moms, pwede na yan. Pwede na rin dyan yung nabibili lang natin sa tindahan. At dahil nga biglaan lang itong cravings ko, hindi ko napansin na wala na pala akong annatto powder. Naku, buti na lang, mayroon pa ako nitong mga gel food color na gamit ko sa cakes. Tansya-tansya lang dyan, mga moms, ang paglagay ko ng gel food color. Hindi na rin kasi magandang tingnan kapag dark masyado ang kulay ng kutsinta natin. And take note, mga moms, kung gel food color ang gagamitin nyo, make sure lang po na mamix yung maayos ang butter nyo. Rest your butter for about 15 to 20 minutes. Sa tagal na pagluluto ko ng kutsinta, napansin ko na mas maganda ang outcome ng kutsinta kapag na-rest nyo mabuti ang butter nyo. And take note, mga moms, huwag nyong kalimutan na i-grease ang mga molders nyo para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng kutsinta kapag naluto na to. Regular na cooking oil lang, mga moms, ang gamit ko sa pag-grease ng mga molders. I-share ko na rin sa inyo, mga moms, ang ilang tips or techniques ko para ma-achieve ang perfect na pagkakaluto ng kutsinta. Para ma-achieve yung soft na texture ng kutsinta, mahinang apoy lang dapat ang gamit nyo dito. Kapag masyadong malakas ang init, doon nagkakaroon ng matigas sa textures ng kutsinta. At para maiwasan yung matubig na ibabaw ng kutsinta, maglalagay po kayo ng lampin o malinis sa tela sa takip ng steamer nyo. To avoid water drips na nanggagaling sa pag-steam. At huwag niyong kalimutan ng mga moms na haluin mabuti ang mixture nyo bago nyo ilagay sa molder at isalang sa apoy. Yung cassava starch na ginamit natin ay nagpupunta lahat iyon sa ilalim ng bowl natin. Kaya mabuti po talaga na lagi natin hahaluin ang mixtures ng kutsinta. Since large molders po ang gamit ko dito, in-steam ko po siya ng 35 minutes sa mahinang apoy. I-steam your kutsinta for another 5 minutes na walang takip para ma-achieve yung gantong makintab na ibabaw ng kutsinta. Katulad ng sabi ko kanina, huwag niyong kalimutan na i-grease ang mga molders nyo para hindi kayo mahirapan pagtanggal kapag naluto ng kutsinta. Dito, gumagamit lang ako ng toothpick sa pagtanggal ng kutsinta. Malaking factor talaga, mga moms, kapag gagamit tayo ng cassava starch. Sticky pero chewy at malambot kapag kinagat ang texture ng kutsinta. Yan po kasi ang madalas na nakukuha kong magandang feedback sa mga naging suki ko. Kahit kinaumagahan na, malambot pa rin ang texture ng kutsinta. Medyo matagal din po ang shelf life ng kutsinta. Kapag personal consumption lang, 2 or 3 days pwede pa siya. Pero kung gagawin yung business, I suggest bagong luto na lang ang ibigay nyo sa clients nyo. Naalala ko, mga moms, nung bata pa lang ako, ang nakagisnan kong toppings ng kutsinta or kapartner ng kutsinta is yung fresh lang na nyog. Ngayon kasi, mga moms, nauso yung dulce de leche na toppings or dip sa kutsinta. Meron na rin budbod, yung roasted or toasted na coconut. Yung iba naman, mas gusto yung cheese. Ako naman, moms, okay na sa akin yung fresh lang na nyog. Kasi masarap talaga siyang i-partner, lalo na sa mainit na kape. So, yun na lang muna, mga moms. See you on my next video. Bye!